Sa pagpapatuloy ng ensayo ng ating Gilas Pilipinas ngayong parating na third window ay unti-unti nang pumapasok ang ilang mga PBA player. Nauna na nga si Keeper Abena at inaasahan na dadating na rin si CJ Perez at si Justin Chua. Matatanda na kasali din sila sa lineup ng first window na tumalo sa Indonesia. Malaking boost ito sa ating Gilas Pilipinas dahil si CJ Perez ang itinuturing ngayon na best scorer sa PBA na nag-average ng 24 points, 7 rebounds at may 4 assists, habang si Justin Chua ay itinuturing na isa sa mga nag-improve na big man ngayon sa PBA. Pero sa kabila ng pagkakadagdag ni CJ Perez at ni Justin Chua ay may ilang mga PBA player na ang tumanggi para maglaro sa ating national team dahil may iniinda raw ng mga injury. Napapabalitang hindi makakapaglaro sa ating Gilas Pilipinas ngayong third window sina Junmar Pohardo, Japet Aguilar, Poy Eram at si Bobby Ray Parks Jr. Ayon naman kay Kumi, Willie Marcial ay nakausap na niya ang lahat ng mga PBA player na nasa listahan ng SBP at karamihan dito ay tumanggi na at hindi na nag-commit, pero yung mga pumayag na raw ay inaasahan na makakasali na ngayong January 22 para makapaghanda na talaga sila sa matinding laban nila kalaban ang South Korea. Pero ang tanong ng karamihan ay kung sino-sino mga PBA player pa kaya ang sasali. Malalaman natin yan sa official announcement ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Samantala, ang ating kababayan na si Kai Sotto ay patuloy pa ding binabalewala ng mga media scout sa USA. Pasok pa rin sa top 5 si Jalen Green sa mga kilalang draft site, lalo na sa ESPN. Number 3 naman si Jalen Green sa CBS Sports at Bleacher Report. Habang ang kanilang kakampe na si Jonathan Kuminga ay nasa top 5 din ng CBS Sports at Bleacher Report. Pero kinikilala naman ang ating kababayan na si Kai Sotto bilang top 65 ng NBA draft room sa pinakabagong list nila. Although nasa 99 spot ang ating kababayan na si Kai Sotto sa ESPN, ay nasa 24 naman siya sa NBAlines.com. Matatanda na hindi masyadong iniisip ni Kai Sotto ang kanyang ranking o draft site na kung saan isinasama siya o hindi siya isinasama, dahil ayon sa kanya ay alam niya ang kanyang kakayahan at focus raw siya sa pagpapalakas, pag-improve ng kanyang mga kahinaan bilang paghahanda nila sa darating na Disney Bubble ng NBA G League sa February. Bagamat hindi na mapigilan ng paglaki ni Kai Sotto ngayon na 7'3 na, ay alam nito na malaking factor ang kanyang magiging performance sa darating na season ng NBA G League sa pangarap nitong makapasok sa NBA. Kaya ginagawa nito ang lahat para mas maganda pa ang makita sa kanya ng mga NBA scouts.